Nandito ako para pasalamatan ka sa pag-attend mo sa kasal namin ni William. And this is for you. Hindi naman po bagay sa akin yung mga ganyan. Ang asawa ay minamahal, hindi sinasaktan. That's what your father always said. Mahalin mo at pangatawanan mo si Lorraine. Bagay na bagay itong sirain sa mukha mo. Enrico! Napakatanga mo naman, di ka nag-iingat. Kung talagang sa'yo si William, hindi siya maaagaw ng iba. Pero bakit ako natakot ka? Ako na ang asawa. At kahit saan mo patingnan, mga agaw ka. Akin siya! Akin! 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 Geralda! Yung anak mo si Ana Sandra nasa kanto, may kaaway! Walang iyan! Wala kang karapat ng sakta ng anak ko! You acted like a total jerk on your wedding. If you keep doing this, eh baka mawala na nga sa'yo si Lorraine completely. Sa susunod na masaktan mo ulit si Ana Sandra, ako na ang makakalaban mo. Nakakasal pa lang natin. And I already feel so betrayed. Pakiramdam ko, niloloko niyo ako? Ginagago niyo ako? Sino gumawa nito sa'yo? Yung asawa ni William. Yung panaisan ako mabangis na awok. Kahit sinong demonyo pa yan, hindi ko uuruhan. Ito ang panata ko, Ana Sandra. Kahit pumatay pa ako, gagawin ko para sa'yo. Teka lang, huwag mo sasaktan si Ma'am Lorraine. Kasi meron din naman akong, may kasalanan din naman ako sa kanya. Hindi ko siya masisisi kung bakit siya nagalit sa akin. Wala akong pakialam. Hindi ko makapalampas to. Tangloob naman, Enrico. Lahat naman tayo nagkakamali eh. Palagpasin na lang natin to. Manahimik na lang tayo. Kalimutan na lang natin to. Sige. Paaga akong kalimutan lahat. Pero kung yun ay patatawarin mo ako, gusto mong manahimik ako, gusto mong walang masaktan, patatawarin mo ako. Hindi ka na magagalit sa akin. Sige, Enrico. Pinapatawad na kita. Pasama nga ako ka sa akin na huwag mo nang gagantihan si Ma'am Lorraine. Tsaka hayaan mo na lang sila manahimik ni William. Oo, pangako. Hindi natin alam talaga kung ano nangyari between Ana Sandra and Lorraine. Pero one thing's for sure, ikaw ang pinag-awayan nila. I know. I've been selfish, I've been unfair. And kailangan talaga ako kumilos para maayos ng lahat ng gulo. I need to see Ana Sandra again. To fix all this, I need to see her. Ayoko nang masaktan yung mga tao, lalong-lalo na si Lorraine. In that case, hindi huwag mo na uling lalapitan si Ana Sandra. Eh, doon ka sumabit eh. Just avoid her completely. No, I can't. Okay, I have to talk to her. What? Ano, sira ka ba talaga? Hindi. I talked to Ana Sandra for the very last time. Ken, inisip ko, kung iiwasan ko ng lahat ng problema ko, hindi yun yung solusyon. So let me talk to Ana Sandra, ayusin ko yung lahat. I know it's hard to believe, just trust me on this one. For Lorraine's sake, tatapusin ko yung inumpisahan kang gulo. Hello, Becca. Please, tulungan mo ako. Kailangan ko lang kausapin si Ana Sandra. Enrico, bakit hindi mo itinuloy ang pagsugod mo sa asawa ni William? Eh, huwag na po natin ungkatin yun. Nagkukala na lang po kayo sa akin. Hindi na naman po mauulit yun eh. Tsaka, di po ba dapat hindi po tayo nananakit? At hindi rin tayo dapat sinasaktan. Pero bahala ka. Basta mag-iingat ka. Anong Esmeralda, ako na po ang bahala kay Ana Sandra. Nagkasundo na ba kayong dalawa? Nag-usap na po kami. Maayos na po ang lahat sa amin. Nagbalik na rin po ang tiwala sa akin ni Ana Sandra. Tama ba? Sandali lang tumatawag si Becca. Bilisan mo, Ana Sandra. Hello, Becca. Hello, Ana Sandra. O ganito ha, bukas magkikita tayo. Ha? Bakit?
Basta may racket ako para sa'yo. Baka mamaya may kinalaman na naman kay William yan, ha? Beka, ayoko na talaga siyang makita. Hindi. Sigurado ako wala tong kinalaman kay Sir William. Sige. Kailangan ko yun naman ng trabaho, eh. Sa balak tayo magkikita. O sige, bukas na lang, ha? Iti-text kita, umantabay ka. Okay na, babay na. Sige. Ko. Sorry naman, Ning. Sorry. Naku, pero sana naman bukas maging okay na lahat sa inyo. Ay, naku, gusto ko lang makatulong talaga. Gusto ko po ulit aralin yung mga oras na tinuro ninyo sa akin. Lalo-lalo na po papasok ako ulit sa trabaho bukas. Anak, pinapayagan kita kahit na natatakot ako na baka masaktan ka. Dahil yan ang hiningi mo sa akin. Ang kalayaan mo. Pero may hangganan ng lahat. Kaya ka maprotektahan ng mga orasyon. Pero sana, bukod sa mga orasyong ito, mahalaga rin ang mga paalala namin sa'yo. Opo. Dahil meron pa po bang mga orasyon dyan sa libro na kailangan ko matutunan? Marami pa, anak. Pero hindi lahat ng orasyon na nandito ay makakabuti para sa atin. May orasyon sa bawat yugto ng buhay ng isang awok. Mula kapanganakan hanggang kamatayan. May mga orasyon din sa mga ritual na mahalaga sa buhay ng isang tao. Katulad ng pagbibinyag at pagpapakasal. Makapangyarihan ang bawat salitang nakasulat dito. Kaya nga pinakaingat-ingatan namin ang matandang aklat na ito. Sorry I have to end things this way. Pero ayoko nang lokohin yung sarili ko. And ayoko rin na niloloko kita. You think you could do this to me, William? Para ano? Para pagtaksilan niyo ako ni Ana Sandra? Mga hayop kayo, you can't do this to me! Oh, Becca, nasaan ka na? Hello, Ning. Hindi ako pupunta dyan ngayon, ha? Ha? Bakit? Akala ko ba may racket tayo? Basta ganito, Ana Sandra, isipin mo na lang. Gusto kong makatulong sa inyo. Sa amin? Hello? Ana Sandra? Hello? William, anong ginagawa mo dito? Kailangan lang kita kausapin. Hindi, malito. Wala tayong dapat pag-usapin. Sandra, please. Hirap na ako. Ang tagal ko kayang umasa sa'yo. Yung buong mundo ko umikot sa'yo. Nasaktan na ako. Napagod na ako. Ana Sandra, please. Set me free. Dahil kung ako lang hindi ko kaya. Hindi ko kayang palayain ang sarili ko sa pagmamahal ko sa'yo. It's so hard to forget you.
akala ko talaga nakapag-move on na ako. And when I saw you, I was broken. And it hurt so much. Parusa ko ba ito dahil niloko kita? Alam mo ba na hindi ko gagawin yun sa'yo? Ni minsan, hindi mo ba naramdaman na mahal kita? William, alam ko namang minahal mo ko eh. Pinasaya mo ako. Pinaglaban mo ako. At sobrang nagpapasalamat ako dumating ka sa buhay ko. Pero, mas nagpapasalamat ako dahil alam kong may babaeng nakalaan para sa'yo. At si Ma'am Lorraine yun. Mahal na mahal ka niya, William. Alam kong magiging masaya ka sa kanya. Kaya huwag mo nang pahirapan pa yung sarili mo. Huwag mo nang parusahan pa yung sarili mo. William, sabihin mo sa akin, nakakalimutan mo na ako kasi... kasi kinalimutan na rin kita. Tinanggap ko na yun. I just wanted to tell you for the last time how much I loved you. But thank you for setting me free. Hindi ko matatanggap to. Mga walang iya kayo. Goodbye, Ana Sandra. Enrico, saan ka pupunta? Hindi ba natanggal ka na sa trabaho? Susunda ko si Alessandra. Enrico, hayaan mo nang kumilos ng malaya si Alessandra. Simula kasi ng paghigpitan ko siya, lagi na lang kami nagkakasamaan ng loob. Naisip ko na mali rin naman na hindi ko siya pagkatiwalaan. Pero para sa akin, mahirap pakawalan si Alessandra. Baka may pagkita na naman siya kay William. Kung mangyari yon, sa akin siya mananagot. Kaya huwag kang mag-alala. Kakampi mo ako. Magtiwala ka sa akin na hindi ko hahayaang mapunta si Ana Sandra kay William. Ana Sandra, please. Set me free. Dahil kung ako lang hindi ko kaya, hindi ko kayang palayain ang sarili ko sa pagmamahal ko sa'yo. Nahihirapan din ako, William. Pero ito ang tama. Kung minahal kita noon, kakalimutan na kita ngayon. Yes, it has to end this way. But I'll never be sorry na akong tatapos ng kawalanghiyaan ninyo. Ana Sandra?
Ana Sandra? Lorraine? Ana Sandra? Tulong! Tulong! What have I done? Hindi ko sinasadya. Wala akong kasalanan. Sa loob pa siya. I don't know. Sir, ano po bang nangyari? Sabi niyo nabangga si Ana Sandra? Sir, sino pong gumawa nito? Sir, nakuha niyo man lang ba yung plate number, sir? Sir, Diyos ko, kailangan magbayad ng gumawa nito kay Ana Sandra. I know. Teka lang. Dok, kamusta na si Ana Sandra? Maayos na lagay ng pasyente. Aside from a minor head injury and some bruises, she's fine. Kailangan na lang niya magpahinga. Maraming salamat. Ipapalipat ko na lang ng room ang pasyente para makapagpahinga siya mabuti. Tutuloy na ako. Thank you, Doc. Sir, buti na lang hindi napuruhan si Ana Sandra. Pero sir, kailangan magbayad kung sino man gumawa nito. Mananagot siya. I know. Look, bantayan mo muna si Ana Sandra. If there are any concerns, call me, okay? Aalis muna ako. May kailangan lang balikan. Wala pa rin akong pinangahawakan kay Ana Sandra, kaya pwede pa rin siyang maagaw sa akin ni William. Kailangan kong makasiguro na hindi na makakawala sa akin si Ana Sandra. Sinasabi niya, oh my God, hindi ko sinasadya. Lorraine, what the hell? William, oh my Bakit God! Mo ginawa yun? Bakit mo ginawa yun? You almost killed her! Ang aklat na ito ay para lamang sa matatanda at bihasang awok! Nandyan sa libro yan ang nag-iisang paraan para hindi mawala sa akin si Ana Sandra. So what are you gonna do now? Paano kung magsampa ng kaso sa'yo si Ana Sandra? I can always defend myself! She's nothing compared to me. Ako pa rin ang mananalo dito! Naniniwala ako sa takdang panahon, matatanggap ni Ana Sandra ng lubusan si Enrico. Naniniwala ka pa rin ba na nararapat na pakasalan ni Ana Sandra si Enrico? Magiging sakim na siya sa pagmamahal niya kay Ana Sandra. May pagkita na naman si Ana Sandra kay William. Hahanapin ko siya. Babalik din sa akin si Ana Sandra. Kailangan kong kausapin si Enrico. Mangako kayo sa akin, wala kayong sasabihin. Bakit ka matakot na takot kay Enrico? Eh, hindi naman kayo mag-asawa. Teka, anong ibig mo sabihin?